Yo, what's up mga galaw? Meron na naman tayong video papanoorin at syempre bibigyan na naman natin to ng reaction, no? So ayun, syempre kay Andy the Explorer nga pala tong video na to. At syempre, at pasensya na kayo sa boses ko dahil ako ay may sipon. Alright, so ayun, kaya hindi tayo nakapaglabas ng video nung mga nakaraang araw. So ayun, papanoorin natin ay aswang na may nakakilabot na itsura. Ayun, ito papanoorin natin. Siyempre, kay Andy the Explorer, no? So tara, panoorin na natin to. Ang nilalaman ng ating video. Oh, shit! Mula sa aswang na sumilong sa itaas ng puno, ang pagbabalik ng multo na nakahang sa kisame, mga multo at aswang na nag-viral sa TikTok hanggang sa mga panaghoy ng mga kaluluwa sa abandonadong bahay, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa iyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Subscribe mga idol! Ang video na ito. So ayun mga idol, pinost ko muna at syempre humihingi ako sa inyo ng pasyensya dahil tabing kalsada lang kami. Alright. So ayun, pasyensya na at wala pa tayong sariling studio. Alright, pag nagkaroon na lang tayo, siguro maayos natin. Alright, siyempre maganda na yung ano natin ng reaksyon, no? So tara, panoorin na natin to. To na nag-trending sa TikTok, na kung saan, isang gabi habang umuulan, nang tumingin sila sa kanilang likod bahay upang i-check kung gaano kalakas pa ang ulan, ay bigla na lamang silang nakakita ng isang nakakatakot na nilalang mula sa taas ng puno. Dahil dito... So yun, inuulit ko pala, no, napaka-engay dito sa aming sa lugar kasi may mga tambay pa, anong oras na, di ba? At may mga dumadamang sasakyan, kaya pasyensya sa inyo mga galaw. Tara, let's go. Ito ay agad nilang kinuha ang kanilang cellphone upang kuhanan ito ng video at idokumento kung ano ang kanilang nakita dito. Panoorin ninyo ang nakakakilabot na kanilang makukuhanan. Mundurawo, adan. Mare hujan. Di atas pohon kacang. Jangan bener ya, jangan bener. Sorry. Makikita sa video ang isang nakakatakot na human figure mula sa itaas ng puno. Animoy nakatingin din sa kanila ang nakakakilabot na nilalang na ito habang kinukuhanan ng camera. May mga nagsasabi na isa itong aswang na maaaring nagpapahinga at sumisilong mula sa mga sanga ng punong ito upang hindi mabasa ng ulan o nagpapatila ng ulan. Ang video namang ito. So yun, no, grabe naman yun. Medyo nakakatakot, ano. Isipin mo, hindi mo yung na-expect na ganun makikita mo sa puno, di ba? Tapos, yung pinaka ano pa, parang itsurang tao talaga, ano. So iniisip ng mga kumuha ng video na yun, na tao yun. So hindi natin alam kung ano yun, baka mamaya magnanakaw lang or di ba, kaya sama rin ang tingin sa kanila. So yun, hindi dumaan eh, pasensya na. So yun, tara, panarin pa natin ta. Ito na unang nag-viral sa TikTok na may username na Ricky Eats World, na kung saan ay ating nang itinampok ang unang bahagi nito sa mga nakaraan nating upload na video, na kung saan
ang anak na lalaki ni Ricky na ito ay may kinakausap at nakakakita ng isang nakakatakot na nilalang o multo na nakahang mula sa itaas ng isang. So ayun mga agla, pasensya na kayo dahil sinisipon pa ako. Kaya ito, tinry ko pa rin na makapaglabas ng video, makapagbigay ng reaction para sa inyo. So ayun, tara, let's go. Nuuri ninyo ang replay ng unang bahagi at ang bagong ikalawang bahagi ng nakakatakot na karanasan ito ni Ricky. Elliot, what are you doing? Oh, that's cool. What's that? What's that in the corner? Oh, why have you drawn that? Grabe, kinilabutan na naman ako. So ayun ang dinodrawing ng bata. Di ba? Ang dinodrawing ng bata dito ay may lubid, no? Tapos may tao. Oh really? Ayun, no? What does he do? Pasin nyo. Why? May tao, tapos may lubid. Oh really? But I'm not allowed to tell anybody. Okay. You know. Stop it. Elliot, what are you doing? Oh, really? Right. I'm crying. So this is the photo of the hanging man he's seen in the corner of his room. Dito ay sinabi ng kanyang anak na madalas ay... So ayan eh, di ba? Nakikita niyo yung drawing ng bata. So nakikita niya yung taong nakabigte, no? So ulit, nakakatakot yan. Kasi anak mo mangyayaring ganyan, may kinakausap, no? Hindi siya pinapatulog ng nakakatakot na nilalang na ito dahil sa gusto nitong makipag-usap sa kanya at lagi itong gumagawa ng malakas na kalabog mula sa kanyang kwarto kapag siya ay natutulog. Dahil dito ay nag-setup ng camera si Ricky upang ma-monitor kung ano ba ang talagang nangyayari sa kanyang anak habang ito ay nasa loob ng kanyang kwarto tuwing gabi. Matapos ang nakakakilabot na pangyayaring ito, ay natigil na ang pagpapakita at pagpaparamdam ng nasabing nilalang na ito sa anak ni Ricky. Ang lahat ay naging okay na, subalit makalipas lamang ang ilang buwan ay muli namang itong nagbabalik at dito ay may narinig muli na ingay at kalabog ang kanyang anak na si Elliot. Panoorin ninyo ang ikalawang bahagi ng nakakakilabot na makukuhanan ng kanyang camera. Nang pumasok si Ricky sa kwarto ng kanyang anak na si Elliot, ay laking gulat nito nang muli itong nakatingin mula sa isang sulok na itaas ng kisame ng kwartong ito. Nang tinanong ni Ricky kung ano ang kanyang ginagawa, dito ay sinabi ng kanyang anak na muling nagbabalik ang nakikita niyang nakahang na tao o nilalang mula sa kisame ng bahay na ito. Sa kanyang pagpasok sa kwartong ito, maya-maya pa ay laking takot ni Ricky nang bigla na lamang may nakarinig sila ng isang tawa mula sa kwartong ito. Dahil dito ay nakaramdam ng pangamba si Ricky hinggil sa kaligtasan ng kanyang anak. Dahil dito ay nagpasya muna siya na dalhin muna ang kanyang anak sa kanyang ina ng ilang linggo habang inaayos pa niya ang paghingi ng tulong sa mga paranormal experts upang maimbestigahan at masolusyonan ang hinggil sa nangyayaring kababalaghan sa kanilang tahanan. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, ang mga kababalaghang nangyayari sa kanyang anak sa kanilang bahay ay kanya ding mararanasan. If there's anybody here, can you please me? Whoa. Sheesh. Isang araw naman kahit tanghaling tapat ay may kababalaghan na namang mangyayari ang mararanasan ni Ricky. So it's only me home. Grabe. Grabe yan. Yung kilabot ko umaangat sa ulo, grabe. Grabe,
baka dito lang yan sa bahay. Sa bahay nila, baka doon lang yan. And I swear to God, there is whirling coming from the cupboard. Hello? Hello? Ah, grabe. Grabe to, napaka-solid na ito. Lupit. Tibay ng loob din ng lalaki, ano. Naku, iba-iba yung tatakbo talaga, tatakbo eh. Isipin mo, araparapan kumakatok sa ganung sitwasyon, ano. Tapos parang may umiiyak eh. Siguro tong lalaking to, lalaki siguro yung lalaki. Baka diyan sa bahay na yun na nagpakamatay. Yun lang ang tingin ko. Ah. Oh, what's up, man? Hello? Matapos marinig ang nakakakilabot na pagkatok mula sa loob ng kabinet na ito, ay agad niya itong binuksan subalit wala naman itong nakita na posibleng pagmulan ng nasabing ingay. Nang sumunod namang gabi habang natutulog naman siya, ay bigla na lamang siyang nagising dahil sa nakakakilabot na pangyayari. Panoorin ninyo kung ano ang mangyayari. Wala akong narinig. Matapos niyang marinig ang nakakakilabot na kakaibang ingay, ay agad siyang bumangon sa kama at agad bumaba upang tingnan ang maaaring pinagmumulan ng ingay na ito. Nang makarating siya sa may banyo, ay bigla na lamang itong nakarinig ng isang nakakakilabot na ungol. Ayun. Grabe guys, nakakilabot to. Hindi nyo siya maririnig pagka wala kayong headset. Mas maganda naka-headset kayo. Mas talagang kakabahan at kikilabutan kayo dito. Grabe. Maingay lang talaga sa ano eh, sa kalsada eh. Everybody's asleep. Hello? Dito ay naramdaman niya na habang tumatagal ay patindi ng patindi ang ginagawang pagpaparamdam ng nasabing nilalang na nakahang sa kisame. Subalit lingid sa kanyang kaalaman ay may mas matindi pa palang pangyayari ang naghihintay sa kanya. So this is 9 o'clock at night? Ito na, madilim, putik. Ito na, ito na, ito na. Ito yung may narinig. Yan, oh. Ah, sheesh. Ah, grabe. Rinig na rinig nyo pag naka-headset kayo, makagalaw, grabe. Ayun o. Matapos ang nakakakilabot at nakakatakot na pangyayaring ito, nang gabi ding yon. Habang kakatulog pa lamang niya, ay bigla uli may mangyayaring kababalaghan. Saan, saan? Makita. Nang nakabalik na si Elliot mula sa kanilang tahanan,
Mga ilang araw pa lamang na pamamalagi niya dito ay may makukuhanan ng kanyang camera mula sa itaas ng kanilang bahay habang si Ricky naman ay nagdi-dinner. Makikita sa video ang isang black figure mula sa likod ng kurtinang ito na animo'y pinapanood si Elio. Dito ay napansin ng mga viewers na wala itong maaaninag na paa o mga binti na maaaring dahilan kung bakit lagi itong nakikita ni Elliot na nakahang lamang. Kayo, ano ang opinion niyo sa karanasan nito ni... Grabe, gumagalaw talaga siya sa sa likod ng kurtina, Sheesh! Grabe to, grabe yung kilabot dito. Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang mga susunod namang video na ito ay nagmula sa TikTok, na sa kasalukuyan ay may mga milyong-milyong views na ito sa TikTok. Sa una nating video makikita na ang isang babae na ito ay bumababa ng hagdanan. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. Oh! Sa sumunod naman nating video, makikita ang ginang na ito na nagising na lamang dahil sa malakas na iyak ng Karabiyan. Sa'yo na eh, wala nang pinakita eh. Wala na, hanggang doon na lang. Kaya yun. Wala. Tuloy natin yung anak. Oh. Oh shit! Ano pang naiyak? Oh my God, the FBI is fucking screaming! Dito ay napagtanto niya na ang narinig niyang iyak ng isang bata ay hindi pala nagmumula sa kanyang anak, subalit nang gagaling pala ito sa isang nakakatakot na nilalang. Grabe, ito mga to nakakatakot to, tsaka yung kanina. Then, yung sa may bata may nakikita na nakabigtiba. Grabe, nakakatakot din to. Kasi yun yung bata, hindi naman umiiyak eh. Galing sa labas, pagbukas niya ng pinto. Tara, panawarin natin ito. Na nanggagaya ng iyak ng kanyang anak na sanggol. Hinihinala nila na isa itong aswang na nanggagaya ng iyak ng isang sanggol. Ang sumunod na video namang ito na kung saan, habang nagkakatuwaan ang magkakaibigang ito sa loob ng isang... So yun, medyo maikli lang naman yung video, wala nang kasunod, no? So ang gudol, pero mas nakakatakot yun kaysa yung kalina, Tara, panoorin natin ito. Ito bago. Tindahan, ay bigla na lamang may mahahagip ang kanilang camera buhat sa background nito. Hey. Pagmasdan ninyong mabuti. Tati! Ayun na sa may pintuan doon. Ayun. Sa pintuan. Makikita ayun. Sa video ang pagsilip ng isang babae na nakapula ng kasuutan na may mahahabang buhok at may nakakatakot na muka buhat sa kanilang... Taga eh. Ito ayan guys. Ayan mga anggalaw Sakto yung sakto yung pose ko. Kaya may pula na yan. Hindi natin kung ano yan Tingnan natin. Background. Sinasabi nila na isa itong multo na nakakulay pulang kasuotan o yung tinatawag nilang red lady na multo. Ang isa pang video na ito mula sa TikTok na may milyong views na, ay makikita ang animoy alien na hayop o nilalang na ito na naglalakad mula sa kagubatan. Milyong views na yun, ganun lang. Grabe naman yan, ang kulit. So parang lang eh. So yun yung kanina, pag-usapan natin yung kanina. Ang galing naman ng effects na yun kung totoo man yun o hindi, diba? Nasa sa inyo na lang kung maniniwala kayo dun sa na yan.
So ito, tignan natin ito, panoorin natin ito. Ang isang babae namang ito ay sinasabing aswang na may biyak sa bibig na makikitang bumibilib. Posible naman yan. Sa bansang park. So yung nagbebenta, di ba? So yung nagbebenta, di ba? Dapat magugulat na yun eh, no? Sa babaeng yun. So hindi naman, tuloy-tuloy naman ang trabaho ng lalaki. So siguro baka effects lang, no? Effects lang ng ano, nung TikTok apps, di ba? Hindi natin alam. So yun, nasa inyo kung maniniwala kayo o hindi, di ba? Basta tayo, manood lang tayo, magbigay lang tayo ng ano, reaction. At tala, panoorin ulit natin. Tagway naman, ang abandonadong bahay na ito ay kinatatakutan ng mga taong dumadaan dito. Maging ang mga homeless, kriminal at mga magnanakaw ay sinasabing kinatatakutan ito dahil sa pagpapakita at pagpaparamdam ng mga nilalang doon sa sinumang magtangkang lumapit dito. Noong October 2018 ay natagpuan na lamang ang 5 miyembro ng pamilyang ito na brutal na pinaslang sa loob mismo ng kanilang tahanan. Si Dalma Rojas Rodes at ang kanyang dalawang anak, si Elma Rodes. At ang kanilang ama na si Julio Rojas Devala ay nakita na lamang na walang buhay na brutal na pinaslang. Ayon sa pulisya, ang mga ebidensya ay sadyang nilinis na bago pa man sila dumating. Ang 21 years old na anak ni Elma Rodes na si Bruno ay siyang salarin sa brutal na pagpaslang sa kanilang mag-anak na sinestensyahan na makulong ng mahigit 30 taon sa bilangguan. Makalipas lamang ang isang taon, ang news station ng C9N Paraguay ay inireport at inalala ang nasabing krimen na nangyari sa bahay na iyon. Subalit habang nagre-report ang reporter na ito ay may mai-record sila ng nakakatakot at nakakakilabot na panaghoy ng mga tao. Sa simula ay hindi gaano marinig ang nakakakilabot na panaghoy o hiyawa ng mga tao mula sa background na audio nito habang nagre-report. Pakinggan ninyo muli ang pinalakas na audio. So yun, may mga nagsisigawan sa part na yun. Nung una nga hindi marinig. Pero nung nilakas na yung volume ng video na yan, doon maririnig na yung mga ano eh, maririnig na yung mga sigawan dito sa bahay na nangyari dyan siguro. Tara, tuloy pa natin to. Dito ay maririnig ang sigaw ng isang lalaki na sinundan ng isang babae, pagkatapos naman ay sigawan ng mga bata. Matapos may airin alive ang news report na ito, ay agad itong nag-viral. Naniniwala ang mga taga-Paraguay na ang narinig nilang panaghoy na ito mula sa news report na ito ay ang mga kaluluwa ng mag-anak na pinaslang sa loob ng tahanang ito. Maraming salamat. So ayun mga kagalaw, tapos na ang ating video pinapanood. Kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na idol. Baka naman. At syempre, sa mga bagong subscriber na rin yan, maraming salamat sa inyo. At syempre, hanggang dito na lang mga kagalaw. Bye bye, see you.